guys, welcome back to my channel. Ang inyo po bang pitaka ay lagi na lang ubos ng laman? Alam niyo po ba ang ilang pa sa mga pamamaraan para yan po ay siksikliglig at umaapaw na biyaya at malabo sa kawalan? At ang ating pitaka ay mamutos-mutos, papaltan na natin ito dahil maaaring magsisikip na at maaaring masira ang pera kapag po ay sobrang sikip natin, hindi na mabuksan dahil nga po sa dami ng laman. Ito po ay isa sa mga pinakamabisang pamamaraan para po tayo ay hindi nawawalan ng pera sa ating pitaka, at instead na mawalan, ito ay padami pa ng padami. At habang tayo ay bumibili ng ating mga nais, ay tayo po'y nakakaipon pa, at pagkatapos ay ang dami pa ng laman, di ba? Ang sarap sa piling ng mga ganyan. Yan po ay isa sa mga pinakamasarap na pamamaraan kung ikaw ay maraming pera ay mabibili mo ang lahat ng iyong nais. Kaya ito ang pinakapaborito ko rin sa lahat ng paggawa ng mga ritual na tungkol po sa paglalagay sa mga pitaka. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Mga sangkap po natin para po ang ating pitaka ay lagi na lang mamutos-mutos ng laman. Yan po ay yung balatong or yung munggo. Alam nyo po ba yan? Kasi yan pong balatong or munggo, yan po ay napakabilis dumami. Yes, kahit subukan nyo po yung lagyan ng tubig ng konti, makita nyo kayo na bukasan yan, ang dami ng sibul-sibul or nagpapalto ka na. At natatanggal na ang mismong balat niya dahil nga po yan po ay mabilis na dumami. At napakadali po na, kumbaga ay napakadali na magpabuhay po nito. Kaya yan po ay isa sa mga pinakamaganda na pamamaraan na meron po din tayong ganyan. Yan po ay isa sa mga ingredients natin. At kung kayo po ay maghahanda ngayon darating na 2020, minumungkahi ko kayo na maglagay kayo ng pitong bulak sa hapagkainan, tapos lagyan nyo ito ng balatong. Kasi ang bulak magaan. Ibig sabihin, ganun daw kagaan din ang daloy ng swerte sa inyo. At ang balatong, ang bilis niyang dumami. At ang mainam na ano ay mainam eh, mix yung green at saka yellow. Ipag-mix nyo yung balatong na ito. At pagkatapos ay samahan po natin to ng siopaw. Yung siopaw, sinasabi nila yung mga may laman ang loob ay napakaswerte. Ngayon po, ano-ano po mga magagandang ilagay natin sa ating pitaka para ito ay siksikliglig at umaapaw ang laman. Ito po, kailangan natin ng isang tela, kailangan din po natin ng rosemary na pinatuyo, kailangan din po natin ng shell, at kailangan natin ng bigas. Yan. Ngayon, mainam po na meron tayong munggo, or kaya po meron tayong balatong. Yan. Yan po ay makakatulong sa atin para po mabilis na dumami ang ating kaperahan. Yan. Ngayon po, maglalagay po tayo nitong bigas. Yan, mga ilang buti lamang po na bigas. At ganun din, ilagay din po natin ang ating pong balatong. At ganun din po itong shell. Yan. Yan, kung mapapansin nyo, ito po yung aking maliliit na shell. Ito po ay in-order ko sa May Lazada. Meron din po nito sa Shopee. Meron din po ito sa yung sa SM, yung mga pang, may mga kimono doon, yung mga pang Pilipino. Ayun, meron po doon. Yan. At ganun din po itong ating shell, mga 7 piraso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At itong ating rosemary. Yan, ito po ay perfect combination kasama nitong ating balatong at ganun din itong ating rosemary para matupad lahat ang mga pangarap natin sa ating buhay. Para tayo po ay hindi nauubusan ng laman ng ating pitaka. Siksikliglig at umaapaw na biyaya ang ipagkaloob sa atin. Ayan. At pagkatapos, ay tatahiin na po natin to. Ayan. Atin lang siyang gagandahan ng pwesto para maliit at hindi masyado siya bulky. Kaya kumbaga, hindi makakaano sa, ano, sa ating bag or sa ating pitaka para hindi siya
Kasi kung marami kayong mailalaman na dito, hindi ito makakasalabal. Yan. Siksikin natin mabuti kasi maliliit lang naman to. Basta huwag niyo pong kakalimutan yung balatong. Ito po ay perfect combination para mas mabilis na magkaroon tayo ng maraming pera. Yan. Tapos tatahiin po natin siya. Yan. Pagkatapos, tatahiin na natin. Gandaan po natin ang pagkakatahi. Yan. At habang tinatahi po natin to, nananalangin po tayo na tayo po'y magkaroon ng maraming pera at malabo na muli tayong maghirap, tayo po ay yayaman na. Yung mga ganyan ang mga hilingan po dyan. Basta lagi nyo po tatandaan kapag mga ritual, labis-labis po ang mga hinihiling po sa ganyan. Tapos, pag tayo inanalangin sa mahal na Panginoon, dyan yung may sana at tayo po ay... Kumbaga, yun ay paggalang sa mahal na Panginoon. Pero pag mga gumagawa tayo ng ganito, parang gumagawa tayo ng sarili nating genie para matupad ka agad. Kasi ako po, ang dami kong ginawang rin ganito dati. Pero lagi ko nilalagyan ng sana. Pero nung nawala lang sana, mati kaya ako yung nagdidemanda pagkalooban ako ng maraming pera. At ito ay tunay na naganap sa akin. Yan. Tapos, habang tinatahi po natin to, huwag nyo pong kakalimutan sa may silangan po to ginagawa ng 6:37 hanggang alas 8 ng umaga ng Tuesday or Friday ang pagganap. Yan po siya. Yan. At pagkatapos po niyan, ilalagay po natin to sa ating pitaka. Pero, higpitan po natin kasi minsan nagawa ko ng ganito lamang, nanis-nis po siya tapos sumabog yung mismong nasa laman. Kaya mainam, padadalwahan natin ang pasada, ang pananahi, para ganong katibay. Yan. Kung kayo po ay wala pang ganito, mag-try po kayo ng ganito. At kung kayo ay nakakaranas ng sobrang hirap sa buhay, hindi po masama na mag-try ng mga ganito mga pampaswerte. Dahil ito po ay napaka-epektibo at naganap po sa akin. Na nakaka-amaze yung mga swerteng dumarating na hindi ko akalain na magaganap sa akin. Yan, ganyan lamang po ang inyo pong gagawin. Pag kayo po ay mahilig gumawa ng mga pampaswerte, huwag po kayong maiinip ha. Yan po ay bibiglay na lang kayo, kagaya po na naganap nga po sa akin. Ako po ay nainip. At kung ako ay nainip, ay ginawa ko, binisi ko naman ang sarili ko. Lalo naman tumagal po yung ako ay nainip. Pero nung binisi ko ang aking sarili, nagsabay-sabay po ang mga blessing naman na dumarating sa akin. Kaya, kumbaga, kagaya sabi ko nga po sa inyo, ako hindi makapaniwala sa mga nagaganap sa akin. Eh, dati-dati naman eh, hindi naman po ako ganito. At yun nga po nakakakilala sa akin ay nagugulat sa mga nagaganap. At sabi nga po nila, eh bakit ngayon ko lang ang ginagawa mga ganito? Ayan, sagot ko lang naman dyan dahil maaaring lesson sa akin yung nakaraan or kaya eh dahil ito ay nakaukol talaga sa akin na kumbaga ngayon na siguro ay nakatakda na kasi, kaya huwag po kayong maiinip. Meron po kanya-kanya tayo na panahon at yan eh
padadaliin natin sa pamamagitan ng ritual na kagaya na aking ginawa. Yan. Ito po ay isa sa mga pinaka-epektibong pamamaraan para po makahatak ng swerte. Kung kayo po ay sobrang hirap na pinagdadaanan, ilagay niyo po ito sa pitaka at pakiramdaman ang mga magaganap. Kailangan pakikiramdaman lang natin at hindi natin to ichichismis, hindi natin to ichichika sa iba na tayo'y gumawa ng ganito ritual at tayo'y nag-iintay, wag na wag niyo po yung gagawin. Dahil lahat ng mga gumagawa ng ritual, ito po ay sikreto lamang. Yung mga pampaswerte, hindi po yan para, halimbawa, ito, tignan mo to, pampaswerte ito, ganyan, ginawa ko yan, napanood ko yan sa ganon. Hindi po ganon, kaya kailangan, kung ikaw ay gagawa ng mga pampaswerte, ito ay sikreto lamang. Kung gusto nyo i-share to sa iba, at gusto nyo sila i-swertihin din, kasi may mga ganon talagang tao, kasi ganon din po, halimbawa, may nakita akong ganon, ipino-forward ko to sa aking, yung malapit sa akin, pino-forward ko, sabi ko, gawin mo nga ito, maganda ito, ganyan-ganyan. At napaka-epektibo naman, dahil ito ay naganap nga po sa kanila. Kaya kung kayo po ay nagnanais na maganap din ang swerte sa taong ito, i-forward nyo na lamang. Kaya sabi mo, i-research mo yung ganito, napakaganda ng ganyan, ganon. At gawin mo rin yan, at yan ay para makaakit ng swerte at hindi ka laging hikaho sa iyong buhay. Ito po ay isa sa mga pinaka-epektibong pamamaraan, basta kailangan tayo po ay may paniniwala sa ritual ng mga ganito. At ganito pa, pwede niyo po itong gawin. Humarap kayo sa may silangan, manalangin ng taimtim. Ang lakas po, sumasabay talaga ang lakas ng hangin. At ganun din ang aking windshield dito. Windshield or windshield, ayan. At natataboy po niya ng mga negatibo. At kung sino man ang mga nakakarinig po niyan, ay binibigyan kayo niya ng mga positibong pananaw sa inyong buhay. Kaya yan po ay paboritong paborito ko dahil ang dami po niya sa akin mga naidulot na maganda, yung windshield or windshield na yan. Kaya naglagay na po ako dito sa tabi ko na malapit po sa akin at yan po ay napaka-epektibo. Ito po ang ating po ritual na ito. Pwede po kayong humarap dito sa may silangan at magdasal ng taimtim. Sabihin niyo po dito ang mga nais po ninyo na maganap sa inyong buhay. Ito po ay napaka-epektibo. Humingi po kayo ng kasaganahan. Sabihin niyo po dito ay pagkalooban mo ko na lahat ng mga pangarap ko ay matupad. At ang aking pitaka o ang aking bag ay kailanman ay hindi mawawalan ng laman. Lahat ng aking mga kamalasan ay tinatapon ko na at pagkalooban mo ko ng maraming biyaya. Yan po isa sa mga pinakamagandang pamamaraan para po makaakit tayo ng swerte. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. I-try nyo po itong ilagay kahit mga isang buwan lamang or kaya po kahit isang araw kung ano mga magaganap po sa atin. Yun lang po guys, salamat po.